ito, problem na ito. Garbage display. Sa taas. Yan ang issue. Garbage. Ano to? Okay na yun. So, garbage display. Yan, nareplow ang GPU chip at nareplow ang lahat ng memory. Yan, so nagkaroon siya ng garbage display pa rin. Tapos nilinis na rin siya. Ultra cleaning na siya ng ibang tao eh. Galing na kasi sa repair. So, yan. So, tingnan natin yung memory kung may failure. Okay? So, check na rin. So, ayan. So, sira yung ating bank B1. Hindi siya nag-hang. Ayan, as you can see. So, dito hindi siya nag-hang. After ultrasonic cleaning natin, hindi na siya nag-hang. Kasi kanina nag-hang siya eh. Ayan. So, ngayon hindi na. So, ang bank natin ay B1. So, re-replace natin yung bank B1. Ayan. So, nireflow ko na yan eh. Ganun pa rin. So, kailangan replace. Okay. And hello guys, so continuation tayo dun sa ating nire-repair. So before, nakahang siya. Yan, pag sinusubukan natin siyang VRAM testing, so nakahang siya. So garbage display talaga siya guys. So eto na siya guys, sinalang ko na siya sa rebooling machine. So tinanggal na natin yung IC. So pakita ko sa inyo na tanggal na natin. So re-replace na natin siya guys. Yeah. So, pakita ko lang sa inyo yung DIY failure nung unang technician. So, from Cagayan yata ito, alam ko. Ano ba ito, Cagayan? Alam ko Cagayan ito eh. Ayan, so hindi ko nakita kung ano, kades. Natanggal na yung bubble wrap. Ayan, so ito siya guys. Ayan, papansinin natin. Okay. Ito. Ayan. So, natanggal ko na guys yung VRAM. Tinanggal ko na siya via Terra machine. IR rebooling machine. So, sa preheater, using preheater. Ano ba to? IR ba to? Basta rebooling machine. Ayan. So, as you can see, natinanggal ko na siya guys. Ito nga yung resulta kung bakit siya garbage display. So, pakita ko lang sa inyo guys. Via microscope, ito ano talaga yung klase ng failure. Ayan. Tapos kung mapapansin natin guys, ito yung ating tinanggal. Tinanggal ko yung kanyang memory. So, mapapansin nyo talagang dapat talaga hindi kasi nire-reflow basta yung VRAM at saka yung GPU chip. Siguro napataas yung temperature niya. So, nasira po talaga yung kanyang memory. 2GB pa naman to guys. Ang natanggal sa kanya guys, kung mapapansin mo, ang natanggal sa kanya is 1, 2, 3. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. So, 11 siya na pin. Natanggal sa VRAM at natanggal sa onboard. So, ito ngayon guys, yung sa onboard. Ayan. So, ano yun natin, ganito. Ayan, kung mapapansin nyo guys, ito yung sa onboard. So, na-damage talaga, na-damage po yung isa niyang pads. Tapos kung mapansin nyo, ito yung natanggal niya pa sa isang VRAM na isa. Tapos ito, tanggal niya. So ito, ano din, dahil nga sa reflowing ng, mali pagre-reflow ng kanyang VRAM. So mali talaga yung ginawa. Ayan, so wala naman tayong magagawa na dahil yun ay tapos na. So pagkakamali nung unang repairman, so wala tayong magagawa. Okay? So, ang gagawin na natin guys, is tatanggalin ko na siya. Tinanggal ko na siya guys, hindi ko na na-videohan gawa ng may supplier kasi tayo dumating supplier ng mga computer parts. So, ayan. So, tatanggalin na natin siya guys, itong mga X-axis na plaques pang na solder. Tanggalin na natin siya. Tapos lalagyan siya natin ng bagong VRAM. Pero, ano guys, baka bukas ko na rin siya ituloy i-repair. Kasi medyo parang napapagod ako. Tinatamad ako mag-video. Kaya mag-repair today. Yan. So, nakatamad ako eh. So, bukas ko na ito ituloy. So, anin lang natin guys. Linisin ko lang muna ito para ready na. Kasi ano to guys. 4 pieces VRAM at saka 1 PC motherboard. So, simula kasi natanggap ko ito. Repair. Tinatamad ako mag-repair. Galing kasi ito guys ng technician. So, na-check ko na. So, ito lang halos yung nabuhay ko at saka yung 1060.
So yung 1650 ay ang problema, God be display na nakahang. So hindi ko talaga siya mabasa. Possible ganito rin naging issue. Nag-crack din siguro yung mga VRAM. So ang mangyayari doon ay re-rebool lahat. So malaking-laking gastusan. Ganun ang mangyayari doon sa isa. So ito, ay unahin ko lang itong isa na to. Bali yung isa, yung RX na ano, no display, hindi nag-on yung kanyang B-Core. So possible, ganito din nangyari kasi nireflow din siya, guys. So nang inayang lang ako, guys, gawa ng laki. Sa pagkakamali, simpleng-simple lang ay dapat, hindi gagastos ng malaki. Sayang yung video card eh. Sabi ko nga doon sa customer, kinachat ko. Sana pinadala nyo na lang siya sa akin. Yeah, so wala naman tayong magagawa na kung ganun ang naging decision ng may-ari at pinatingnan sa iba. Yeah. Ayan lang ako nakakalungkot. Minsan sa pagre-repair, pagka ganito. Nakakatamad i-repair guys yung mga ganitong klase, mga binaboy. Binaboy ang tawag dito guys. Pinagpara-practisan. Problema, laki ng damage kasi. Na ganyan, sabi ko doon sa may-ari. Parang hindi niya ipapa-repair lahat guys. Gawa ng malaki yung gastos. Ayan. So, tingnan natin. Sana ma-repair natin itong isa na ito, guys. So, we try to repair this card. Sabot ng ating makakaya. Eh, cut na. Ika-cut ko muna itong ano. So, ganito na natin at kailangan kong ma... ano nang maayos. So, side by side. I think, aray ko, init. Patakan ako ng flux. So, taasan natin ang ano. Taas-taasan ko yung temperature. Parang hindi siya madali. Ang init. Napatakan ako ng flux. Okay. So, tanggalin naman natin yung mga residues. So, may pads tayo guys na natanggal na isa. I think yung natanggal isa ground lang. Walang connection. So, maswerte pa rin to guys. Yan. Sa tingin ko wala siya. Hindi ano siya. I think hindi siya ano, kasali. Yeah. Hindi siya kasali guys. Walang connections. Wala akong board view nito guys. So schematic. So ganitong modelo. Pero sa tingin ko kasi based dito guys. Mapansin nyo. Wala naman siyang connection eh. Wala siyang paa. Hindi kagaya nung iba. Kasi ang ganito guys may mga ground. Kasi pag binilang mo yun. Ganyan.
So, kung magsasample tayo guys ng ano dito, ground yan guys, maniwala kayo sa akin. Yan, pagka ganyan ay ground yan. Yung may mga butas sa tabi, yun yung may connection. So, ito kasing butas na to ay nakakonect sa iba, I think. Wala naman siya ano. Aga na yan. So, yan ang gagawin natin. So, papalitan natin yan. At sasalang natin siya machine. Okay? Okay, so tuloy. So, tuloy ang ating repair. So, wala namang connection yung isang pads. So, I think this ground lang yun. So, ganyan natin siya ng... natin na siya ng flux. Okay. So, first orientation, where's pin 1? So, pin 1 is like that. Okay. So, pininitin na natin ang ating preheater. So, para ready na. Okay, di ba? Okay, I think okay na. So, ay. Okay, kante. Okay. 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 So, sipatin ulit. Medyo hindi maganda, hindi pantay. Okay. Salang naman natin sa... Ha? Saan nakalagay yun? Bench. Salang naman natin dito. So, we have 46 minutes. So, tandaan lang.
Okay, so salang. Okay. Okay. So we have a 212. Painitin na lang natin na kaunti, guys. Para maganda-ganda temperature. So ayan. Okay. Ito ba? Okay, mainit na. So kailangan natin ng temperature na eksakto. Okay. Ayan. So we have a 2. Okay, so run. Let's play. Sana ito lang yung problem kasi ano eh pero ito lang naman nakita sa ating ano reading nung memory reading. So baka ito lang naman yung problem. Sana ito lang para maganda. So, mga ilang minutes lang tayo, guys. So, tansya. Tansya lang po nagaganto. Kapag sanay ka na, alam mo na, yung mga ilang seconds, ilang minuto, tapos pwede mo na siyang hanguin. So, mainit na yung ating PCB, as you can see. Yeah, so, based sa temperature, so, anin na siya ng temperature. Okay. So, patikin natin ng kaunti. Ayan. So, okay na yan, guys. Patayin na natin. And, iangat na natin yung ano. So, malambot lang kasi yan, guys. Huwag bagong lagay. Huwag mga ganito. So, wala lang ako pang hawak. Hunin natin yung ating panghawak dito. So, dito na. Tapos, so, palalabagin na natin siya. Para matesting. So, running na siya guys for cooling. Okay? So, wait lang natin for a while. Yan. So, kinukul lang. Kinukul down lang natin siya. Kailangan makul down natin. Tapos, testing natin kung siyempre, check natin muna based sa orientation. Check natin siya kung goods na ba siya or not shorted. Lagi yun, chinecheck yun pag nagtaano guys. Para for safety din. Yan. Kasi konting ingat lang din sa pagre-repair ng ganito. So, hi Skynix. So, may mga VRAM na tayo. So, we have a VRAM replacement. Check natin. Medyo mainit pa siya guys. Konti pa. So, sana madali natin guys. Kasi yun lang naman yung nakita natin doon sa memory reading. Yung bank na B1. So, ito pinalitan natin siya. Itong ano ko kasi guys ito. Medyo nalulungkot ako din guys sa repair na to. Kasi pansin nyo. Yan. Yung kanyang memory. Ang daming ano. Nahalit na yung mga PCB lines na memory. Sayang. Ang dami kasi ng pa-repair niya, guys. Ito, pati ito, colorful.
So, ang issue din ito, ganun din, same scenario, black screen. Kaya lang, ito guys, nagahang na rin ito. Ito kasi nagahang din ito eh. Itong isa na ito. Kaya lang, ultrasonic cleaning ko itong isa. Itong iGame 3060 na ito na 12GB. Yun, hindi siya naghang. Nawala yung paghang na tinesting ko, Bira. Ito guys, ultrasonic cleaning ko na rin. Kaya lang, nagahang pa rin guys. So, ibig sabihin, lahat ng Bira. So, no choice na kundi tanggalin natin yung VRAM or GPU chip. So, masyadong magastos, guys. Pag-aribuling na maramihan. So, ito kasi yung masakit sa pagre-repair. So, failure kasi, failure. Hindi po dapat nire-replow yung VRAM, yung GPU chip, nang basta-basta lang. So, may mga paraan yan. So, dapat may knowledge ka, may skills ka. Yung gaya nito is garbage display to. Kung ano yung issue nito, guys, ng 3060 to, ganito rin. Yan. So, yung isa, yung AMD. So, may AMD din siyang pa-repair, guys. Nandito siya. Ito, B-core. Dead ng B-core nito, guys. So, hindi rin siya umarangkada. Ayan. Ito pala yung isa na ito, guys. Ano pala to? Ito naman, 3060. 3060 tuloy. 1060. This is MSI 1060. Yan. Na-reflow din yung GPU chip sa yung VRAM. Ang problem nito, low resistance yung 12 volt at yung 1.8 volts is low resistance itong nandito. Low resistance. So, nakita natin, sa inisa-isa ko, voltage checking, voltage injection. So, dito natin nakuha sa maliliit na capacitor na ito sa likod. Itong 1060, 3GB lang yata ito guys eh. Yan, 3GB lang. So, medyo low specs lang siya. 1060, 3GB. Ayan. So, ito may display na. Okay na ito, guys. I-stress test na lang kung mapapasa pa rin. Yan, kasi nagkaroon na siya ng display nung ni-repair natin. Ano yun? Na-bend yung pin nung, guys. Na-bend. Na-bend yung PCB. Pin, bagang. PCB. Na-bend yung PCB. Inaantok na ako. Pagod na ako, guys. Kasi may supplier na dumating kanina. Kaya, nasa inaantok ko. Nakapagod kasi mapag-ano din sa supplier. Dahil, Tapos, yung ano lang. Yung isa, yung... Nasaan na ba yun? Wala dito. So, hindi ko alam kung saan nilagay nung technician na isa. Ayun, nandun pala. Yung, Asus. Pinapalamig natin yung, Eto siya, guys. Itong isa. Ayan. Baligtad yung sticker. Eto yung sticker. Etong version na to, guys. Nireflow din yung GPU chip at saka yung VRAM. So, hindi na siya, guys, nagdi-display. Did yung B-core nito. Present yung BDDCI, present, at saka yung BDDQ. Yan, present siya. So, nireflow din kasi guys eh. Ay, sayang eh, nanghinayang ako dun sa mga dali. Kasi, nalungkot ako guys yung nirepair yun. Sayang ano. Kasi, 1, 2, 3, 4, apat na GPU, pinagre-reflow yung GPU chip, yung VRAM. So, in ultrasonic cleaning naman nung nag-repair, kaya lang, ayun yan, i-replow. So, nalulungkot ako dun guys sa repair na yun. Sobra akong malungkot. So, sabi ko nga doon sa, sinachat ko yung may-ari eh. Ayun, sabi daw, ganun. Yan, i-replow daw, ganyan. Sabi ko, sir, nalulungkot ako, sir. Sabi ko, para kasi dumampot ng bato. Pinukpok mo sa ulo. Parang ganun, sir. Sayang, sir. May very expensive pa naman, di ba? Yung mga card. Okay, so wait lang guys. Bago natin siya i-testing, malamig na pala siya. Sabi ko, para kang, sir, dumampot ng bato at pinukpuksa mo sa ulo mo. Sayang yung mga card mo. Apat na piraso pa naman, tapos isang motherboard. Pag ganito, sir, sobrang nakakalungkot kasi. Kasi itong ganito, guys, 3060 mal to. Kahit pa paano. Yeah, so, check natin, 12 volts. So, wala naman itong shortage yung 12 volts. So, yung VRAM, importante yung VRAM. Yan. So, ayun. Hindi pala nakatutok yung ating Ito. Balik natin. Okay. Ayan. So, hirap ng maging cameraman. Ayan. Kaya napansin nyo yung ating VRAM. Siyempre, make sure not shorted. Ayan. As you can see, not shorted. Ayan. So, as you can see. So, ayan yung VRAM natin. Kasi yung ating namang BDDC is matik na ka short circuit yan. Siyempre, lagi ko rin i-check, double check, kasi baka magkamali. Ay yung ating tinatawag na pin 1. Ayan, tapos yung position. Baka may missing. So, ayan.
So, na-check ko na. Sasalpa ko na siya, guys. Para naman sa testing. So, sana, goods yung memory natin pinalit din. Of course, para maging perfectly working. Siyempre, sa unang boot, guys, dapat, wala na siyang garbage display. Kasi yun ang problem to, guys. Garbage display. Automatic, guys, kapag ibinot natin to, first boot dapat, dapat walang garbage display. So, pakita natin yung, ano, ito yung screen. Dapat wala tayo makikita ang any garbage display yan. Kasi ang issue nito, guys, pag boot pa lang, garbage display na agad. Ayan, so wait for a while. Ayan. So, turn on na natin. Let's turn on, power on. Ayan, as you can see. So, waiting to boot. So, dapat wala siyang garbage display dyan. Dapat mag-boot siya ng maayos. Kapag walang display, so, ulitin natin yung, ano, re-replow ulit natin yung, ano, parang wala. Ay, sorry guys. Wait lang. So, hindi ko pala siya nalaglagyan, guys, ng BIOS switch. Kasi may BIOS switch itong mga ganito. Hindi ko pala na. Sorry. Yan. So, hindi ko nalagyan ng BIOS switch. May BIOS switch kasi yan dito. Ano pala natin eh. Nirehit natin. Nirehit. Nilagyan to guys ng BIOS switch dito. Sorry. Okay. Ayan. So, let's turn on again. Ulit. So, ipakita na natin yung DC bench. Sorry guys. Okay, let's turn on. Ayan. So, may BIOS switch na tayo. So, wait na lang natin, guys. Uminit ang chip. So, sana mag-display. Ayan. So, dapat walang garbage display. Oops! Oh! So, it's beautiful. Walang garbage display. It's working, guys. It's working. Wow! Nice! My job is done. Automatic, guys. My job is done. I'm very happy, guys, for this repair. Yeah. So, kita nyo, guys. Wala kayong makikita ang garbage display dyan. GPU is working fine. Yan. So, garbage display yan, guys. Diba, napansin nyo dun sa unang video natin. Unang boot pa lang, garbage na eh. So, ito. Ayan, so, you can see. Read na siya. So, okay na, guys. It's perfectly working. This is a 12 GB. Okay? So, assembling ko lang ito, guys. Then, papalitan ko ng thermal pad. Pa-approve ko na sa may-ari. Then, stress test. Okay? Yan, guys, ang ating repair. So, wait for a while for a stress test. Turn up. Okay. Ayan, hello sir, good afternoon. So number 1360. So 5 PC yan. 4 video card at 1 mobo. So eto na sir, balin din natin siya may stress test. Pero pakita ko sa iyo. This is low power. Ayan, so this is a MSI 1060 3GB. So ayan sir, as you can see, detected na po siya. Ayan, so, ayan. Basa-basa na yan lahat. Ibig sabihin, it's working. Yan. Dahil dead yan, no power yan. Ito po yan. Bagyo. Yeah. Bagyo ba? Yes. Bagyo pala. Taga Bagyo. So, parang Bagyo to. Okay, ito yung isa mo, sir. Yan, nag-decline ka rin sa malit ng thermal pad. So, hindi din natin siya may stress test. Ito, sir. Detected na ito, sir. From garbage display. Yan, base sa ating video na una. Yan, at 3060. This is a colorful eye game. Yan, ito siya. Yan, detected na sir. Nakikita mo, 12 GB. Yan. 192 bit. So, ibig sabihin, it's working fine. Ayan po. So, okay na ito sir. Pwede na nating i-ship. Yan, bali yung dalawang video card. Itong dalawa na to, yung working. Bali nag-decline ka, hindi ka nagpalagay ng thermal pad. So, wala siyang warranty. But, okay siya. Okay naman na. Then, yung dalawa, dahil nga nireflow yung GPU chip at saka yung VRAM, ay, eto po siya. So, kailangan itong i-rebol o i-replace yung mga VRAM. So, gaya nga nung isa, nung pinakita ko dun sa video, so, crack na yung mga PCB lines, tapos yung kanyang mga pads na-remove na, pati pads ng kanyang VRAM na-remove na rin. So, ganun ang gagawin dito sa isa na ito. Or malaki na mas magagastos based sa computation na binigay ko sa'yo. So, kailangan na siyang bumili na lang na second hand. Ayan, so ating current lineup. So ito, nasa, ilan to bibi? Mga 70? So 70 pieces. So marami po yung iba niyan. Ayan po siya, sir. Okay? Meron pa
No, meron pa doon, motherboard. Yan. So, okay na po, sir. Yan. Ito yung pila. 1360. Yan. As you can see, okay na po yan. Kitang-kita nyo. Ayan. Sana. Ayan po. So, upload natin itong video para makita mo. Okay? So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in the next repair. Bye for now.